mesmerized by her eyes. You're coming like a hurricane blowing down on me, yeah. Mid-2000s ang talagang kasikatan noon ng mga alternative rock bands. Pero itong bandang tatalakayin natin ngayon ay sumigat din nung panahong yun. Pero alternative metal at post-grunge ang tugtuga nila. Nakilala ang banda sa mga kantang Daliri, Pintura at One Look. Nakita na rin natin si Mark Abaya sa TV at pelikula na pinagbidahan nito. At siya din yung unang bokalista ng Sandwich na natampok na rin natin sa channel. Sila yung banda na nagpauso ng bastusan na dahil sa pagiging agresibo nito sa entablado. Ngayon ay ating aalamin kung paano nabuo ang Kwan at kamusta na rin kaya ngayon ang banda. Kung bago ka pa lang sa aming channel, ay mag-subscribe ka na kung gusto mo na mga ganitong videos. Magsisimula ang kwento noong nag-aaral si Mark Abaya sa Ateneo High School. Kilala si Mark na mahusay humawak ng gitara, elementary pa lang, kaya noong mag-high school ay nagkaroon ito ng banda na ang pangalan ay Rooftop na madalas Rage Against the Machine yung mga kinocover. Umalis din siya sa bandang iyon dahil ginusto na niyang gumawa ng mga original songs na di kaya ng mga dati nitong kabanda. Tahimik lang noon si Mark sa klase pero naging friendly siya dahil naghahanap ito ng katulad niyang mahilig din sa musika. Dito niya nakilala si Ed Ibarra na mahilig din sa musika kung saan naging parehas nilang hilig yung The Smashing Pumpkins. Si Kelly Mangahas at Boogie Romero nakakilala na rin ni Mark mula noong grade school at si Brian Makashar ay napasama na rin sa kanila. Kaya dito nagsimulang mabuo ang bandang Shirley Beads. Sumali sila sa Battle of the Bands noong high school kung saan naging kakompetensya nila noon yung banda ni Pochoy Labog na Reaction 105 kasama yung kapatid nitong si Dave Abaya. Namuwag din agad ang Shirley Beads pangtungtong nila noong college. Noong mag-college, nagkasama si Park at Kelly kung saan nakilala nila si Maria Mora na editor noon ng unang Pillbox magazine ng E-Heads. Trinopa nila si Marie dahil mahilig itong makinig ng Pearl Jam. At mula doon ay naging magka-close silang tatlo. Nung mag-birthday si Marie, nagkaroon ng house party sa basement ng bahay nila kung saan nandun mismo si Raymond Marasigan tumutugtog noon ng drums. Nagpunta silang Mark at Kelly at doon nakilala agad sila ni Raymond dahil nag-judge ito noong Battle of the Bands sila noong high school. Naki-jam noon si Mark habang tinutugtog nila yung Beastie Boys at Sabotage kaya mula sa jam na yon ay nagkaroon agad ng connection sa dalawa. After a month, doon na nga nabuo ang Sandwich kung saan kinuha na si Mark bilang bokalista. Samantalang sila Kelly, Ed, Boogie at Brian kasama noon si Pochoy Labog ay bumuo din ng banda na nagsisimula pa lang noon na Dicta License. Kahit magkaibang banda si na Kelly at Mark, di pa rin nawala yung pagkakaibigan nila. Noong 2002, pagkabalik ni Mark galing London, tinawagan nito si Kelly at binigay nito yung demo tape na naglalaman ng dalawang kanta na Daliri at Surface. Medyo mabigat yung mga kantang yon para sa Sandwich, kaya ninais nito na bumuo ng banda na medyo heavy ang tugtugan. Sa Ateneo, doon niya nakilala si Jorel Corpus na unang nakarinig ng demo ng kanta nila. Sa isang guesting gig na isang FM radio, nagkasabay silang Mark at ang bandang kapatid kung saan drummer noon ang Phil-Am na si Jaehoon Balbuena. Nagkamustahan at nagkakwentuhan ang dalawang banda at mula doon ay nabuo na nga ang superband na may apat na miyembro. Si Mark Abaya sa vocals, Jorel Corpus sa guitars, Federico Kelly Mangaha sa bass, at Marinito Jaehoon Balbuena sa drums. Bago sila nag-come up sa Kwan, nandyan yung mga suggestions ng Glass, Pintura, nakatunog daw ng Pantera. Pero pinili nila ang pangalang Kwan. Ang pangalang Kwan ay kinuha nila sa isang joke na nangyari noong statistics class ni Jaehoon. Tinawag ito ng teacher sa harapan at pinasulat ito ng mathematical equation sa board. Dahil limitado lang ang alam ng teacher noon sa pagsasalita ng English, sinabi nito kay Jaehoon sa English na You're missing yung kwan. Na-curious si Jaehoon kung ano yung kwan na sinasabi ng teacher, kaya kinuha nito yung libro sa kalapit nito. Agad siyang tinanong ng teacher kung bakit ito tumingin sa libro, kaya sumagot siya ng I'm looking for the symbol of kwan. Napahagulhol sila ng tawa, lalo na si Jorel nang malaman niya yon. At yung J naman sa Kwan ay pinalagay ni Jorel na may silent J para magmukhang cool at genuine. Habang buhay na itong naka-imprenta na may J sa banda, ang magituloy ng ilan sa pangalan kung hindi Kwan, KJ1, Cage1, o Kajuan. Ikaw idol,
Yanin ba ang pronounce mo dati sa pangalan ng banda? August 2004, nailabas ang unang album ng banda na self-titled One. Sumikat sa album na ito ang mga kantang Boomerang, Surface, at Daliri. Naging major hit ng banda ang Daliri na naka-receive ng airplay sa radyo at iba pang video channels. Unti-unti ay sumisikat na noon ng banda. Nabigyan ng malaking opportunity si Mark na maging VJ ito sa MTV Philippines kasama ang ilang mga sikat na VJ celebrities. Sa kabilang banda naman ay nakakagulo na noon ang Sandwich dahil di na nakaka-attend si Mark sa mga gig ng banda. Para makumpirma ito, nagtungo noon si Darren Hernandez na manager noon ng Sandwich at maghintay para makausap si Mark. Pero umalis din siya dahil naiintindihan niya kung gaanong sobrang busy noon si Mark. Nagsisi siya na hindi siya nakapagpaalam noon sa banda, pero lumipas din ang isa o dalawang taon ay formal nga itong nagpaalam sa banda. Suportado naman siya ng bandang Sandwich kahit umalis na siya sa banda. Pero sa kabilang banda, hindi nito iniwan ang bandang Juan. Same year, ipinasok na sa banda ang close ni Kelly sa Dicta na kaklase nilang si Boogie Romero sa lead guitar. At pagkatapos ng dalawang taon, 2006, nailabas na ang ikalawang album na Two Step Marv. Medyo nag-improve na ang songwriting nila dito. Sa album na ito, sumikat ang kantang Shy, Invitation, Sa Ilalim, Pintura, Sino ka ba? Ano ang iyong lihim? At One Look. And it's a mystery that captures me. I'm falling in, drawing closer and now. Ang kantang One Look ang nagpakilala sa kanila sa mainstream. At dito na unti-unti na silang nakakapangalan sa eksena. Mas dumami na ang gig ng banda, mapa local at international, gaya ng HK Live sa Hong Kong, Annual Music Babies Music Festival sa Singapore, at Hush Music Festival sa Macau. Pero ang pinaka din nila makakalimutan ay yung naging sila yung kauna-unahang banda na naging Icon Asian Champion na ginanap sa Malaysia, kung saan tinalo nila noon ang 30 banda na galing sa iba't ibang bansa mula sa Southeast Asia. Dahil doon ay ginawaran sila ng International Achievement Award ng Awit Awards at Favorite Indie Band naman ng Mixed Music Awards. Napasok na rin noon sa pag-aartista si Mark sa mga pelikula at TV dahil sa kanyang ina na isang film director. Sa sobrang dami ng projects niya noon, ay unti-unti siya nawalan ng gana sa pagbabanda. Nagkakaroon na rin ng mga pagtatalo yung ibang mga miyembro ng banda. Hanggang noong 2009, umalis si Jorel Corpus sa banda para mag-aral sa Berklee College of Music sa US bilang band coach at record producer. Sinundan naman ito ng pag-alis ni Jaehoon sa banda para mag-pursue ng career sa Hong Kong. Sa kasalukuyan, ay rapper na siya ngayon doon at may dalawang album na. Kapareha sa taon, nailabas ang ikatlong album na 13 Seconds to Love. Sumikat dito ang kantang Pause, oh, said the fires won't consume you. Oh. Lifeline, at Meron Ba. Itong album na ito ang kauna-unahang na-release sa digital platform nung nakasama sila sa event na Nokia Music Express 5800. Kahit tatlo na lang sila noon sa banda, ay nagpatuloy pa rin sila. Marami silang mga naging session drummer, pero isa sa mga tumagal sa banda ay si Pau Santiago ng bandang Hill. Medyo busy din kasi si Pau sa ibang gig nito sa Hill, kaya nag-decide silang maghanap ng drummer. Hanggang sa matagpuan nila si Iyo Marcos ng bandang Salamin. Sinuyo nila si Iyo na maging drummer ng banda hanggang sa naging official member na siya nung mabuwag yung banda nito. Napasok din si Enrique Inquidillo sa keyboards na siyang pinakamatandang miyembro ng banda. 2012, sa tulong ng Pop No Complay Records, na-release ang unang extended play ng banda na Juan Volume 1 kung saan pinasikat nila ang kantang Walang Kaso. Oh, magpatayo na
Nasundan agad ito ng Kwan Volume 2 noong 2014, kung saan naglabas din sila ng singles na Aking Pangako. Fall from the Sun. At My Axis. At noong 2016 ay nailabas ang kanilang huling single na Hyperconnected. Sa kasalukuyan ay aktibo pa rin ng banda. Umulis na sa banda si Boogie Romero para mag-pursue ng career bilang licensed real estate broker at sinundan naman ni Inky de Dios dahil sa personal na rason. Pumalit noon sa pwesto si Luis Isok na matagal na nilang nakakajam noon sa banda na siyang humahawak ngayon sa guitars. After ng 8 taon, nakapaglabas din sila ng bagong single na Dahas. Marami pa rin mga banda noong mid-2000s ang aktibo pa rin naman hanggang ngayon. At isa na yung Kwan sa mga bandang bumubuhay pa rin ng OPM rock. Para kay Mark, hindi niya gugustuhin mag-solo para iwan ang banda. Dahil mahalaga sa kanya, yung samahan nilang makakabanda na tunay na niyang mga naging kaibigan. Nung nagsisimula siya, nandiyan na yung mga kaibigan niya. Hanggang sa naging sikat sila, ay hindi siya nito iniwan. Umalis man yung mga dating miyembro sa banda, pero yung connection nila sa isa't isa ay nandun pa rin. Ayon kay Mark, hindi siya makakabuo ng sarili nitong musika kung wala sila. Yan ang mga tunay na kaibigan. Hindi ka iiwanan sa panahong nasa ups and downs ka ng buhay mo. Ang banda ay meron ng 3 studio albums, 2 extended play, at 14 music videos. Ikaw kaalamats, anong mga kanta ng Kwan ang nasa playlist mo hanggang ngayon? Napanood mo na ba sila ng live? Ano ang experience mo sa banda? Meron ka din bang mga naging tunay na kaibigan? Share mo naman dyan sa ibaba at pupusuan natin yan. Muli, hanggang sa susunod na video natin, mga kaalamats.